Isang bagong episode na naman ang hatid namin sa inyo ngayong bagong-bagong linggo, isang bagong-bagong episode sa isang bagong-bagong season ng Dito sa Laguna. Hindi na masyadong bago, episode 3 na eh. Pero alam niyo na yun. Sa nakarang episode ngayon na pag-usapan natin ang tungkol sa bamboo-framed face shield. Nakapanayam natin ang mga project leaders at ang mga livelihood institutions na sumusuporta dito. At inanyayahan din natin kayo na tangkilikin ang produktong ito. Ngayong linggo naman ay meron tayong mga makakasama sa NSTP department ng kolehiyo. Tulungan mo ako, Char, na i-introduce ang ating segment. Kasama natin si Char. Hi, Char! Hi! Hello, hello, hello. Magandang umaga po sa ating mga kaibigan na nakatutok ngayon dito sa Laguna. Hi, Kuya Chad! Good morning! Hello. First time ko sumama dito sa Laguna. Yes! Yes! At baka si Char na rin yung sa season 29. Oy! Wait lang! Yes! I-pressure natin siya on air. Oy! Oy! Ayan, at ngayon nga ay kasama natin ang makakasama din natin ngayon para sa episode na to ang ating NSTP Committee ng College of Development Communication. Shout out nga pala sa ating mga kasama si EJ at si Ate Ses. Hello, hello, hello sa inyo dyan. Nanonood yung dalawang yan ngayon for sure. Yes. Or nagko-comment sila sa baba ngayon. At ano nga bang meron? Bakit natin na-feature itong NSTP? Bakit natin sila kasama ngayon? Oh yes, dahil alam nyo nga na ngayon ay online, fully online tayo sa UPLB. At itong magiging episode natin na to ay magagamit din ng aming mga students sa NSTP para malaman kung paano natututo ang mga kabataan. Sa to, LTS or Literacy Training Service ng NSTP 2. Pero makakatulong din to for sure sa ating mga teachers at mga parents na siguro nakatutok din ngayon, no? Kasi syempre, mga guests natin, mga experts yan sa kanilang mga field. Ang unang-una nating magiging guest ay si Ms. Marison, si Prof. Marison D. ng HFDS and or Human and Family Development Systems. Tama ba? Sa College of Human Ecology nga po. Yes, ng College UPLB. Of Human Ecology. Yes. At meron po tayong isang guest, ang principal or school head ng BN Calara Elementary School. Mamaya yan si Ma'am Tonette. So pag-uusapan natin ngayon kung kamusta ba ang ating mga kabataan ngayon. Paano sila natututo? Paano ba yung kanilang schooling? Kasi di ba nagsimula na ulit ang ating school year nung October 5, I think? Yep. So yan. Alright. So wag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang ating kwentuhan. Eto na. Magandang umaga, Laguna. Ito na naman. Magsisimula na ang ating kwentuhan kasama si Char at ang ating guest ngayong umaga. Char, bakit hindi mo naman ipakilala si ang ating magiging guest for this morning? Ayan. At ngayon nga po, ipapakilala ko na ang ating makakasama sa ating kwentuhan ngayong umaga. Siya po ay isang professor sa Department of Human and Family Development Studies sa College of Human Ecology ng University of the Philippines, Dos Baños. Si Ma'am ay isang college instructor at graduate school instructor, pero nagtuturo din siya sa Children and Child Development Laboratory. Amin pong pinakikilala ang ating makakasama sa ating kwentuhan, si Teacher Maris D. Hello po, Teacher Maris. Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning po. Morning, ma'am. Oh, Char, but hindi mo simulan ang ating kwentuhan for today? Yes, ang ating nga pong tanong ay mag-iikot sa kung paano ba natututo ang ating mga kabataan. So, ma'am, ang ating pong unang katanungan, paano nyo po briefly describe kung paano po natututo or how do children learn in general? Learn. Ito yung ibibigay kong sagot ay base sa naaral ko, base sa na-experience ko yun, in the past decades of teaching children. So siguro umpisahan ko sa children learn through their senses. So mahalagang mahalaga na hangga't maaari nahahawakan, aamoy, natitikman, nagagalaw yung mga konkretong bagay na nasa paligid nila. Mahalaga din na kailangan natin ding tingnan na
ang mga bata natututo din sila kapag sila ay gumagalaw. So when they use their bodies, they are able to explore and discover their environment. Mas naiintindihan nila parang how the world works. Yon, kung yung mundo na kinagagalawan nila, paano nga ba yon? Ngayon, ang mga bata din ay natututo sa paraan na paborito ko, which is through play. So matagal na yan na issue, matagal na yan na debate, pero para sa akin, sa nakita ko na sa matagal na panahon, children learn through play. Whether it is time alone, or play with a playmate or a group of playmates, they learn through play. Kung babalikan ko din yung ibang mga paraan, kasi lahat naman din ito makikita natin dun sa mga learning theories na inaral siguro natin nun. Kung naalala niyo yung mga courses natin dati, children learn through conditioning, children learn through rewards and punishment, children learn through association, and siguro yung isa din na paborito ko, children learn in a safe and secure environment. When students, young or old, are placed in an environment where they feel they can be themselves, they can share who they are, parang mas ano, mas effective siya for the learning process. Ayun. Kita nga eh, nabanggit nga ni Ma'am na mga courses natin, kasi ano, naging teacher din namin si Ma'am in our earlier years in UPSB. Oo, no? Ma'am, may singit ko lang, kanina nabanggit nyo na parang it was debated whether or not play or games can be a source of learning for children. And what is the debate exactly? Ano yung issues niya? Yung whether it does help a lot in learning. Kasi para ang tingin kasi ng kunyari ako, yung in my experience as an educator of children, andun yung, bakit ko dadalhin yung anak ko sa inyo? Maglalaro lang pala. Ayong mga ganon. So kami naman, ang isasagot namin doon, we allow them to play outside, outdoors with nature because they learn. Diba? Yung iba't ibang mga concepts like size, shape, colors, number, when they play outside. During class time, we incorporate games and other fun activities para happy-happy lang, di ba? Kita ko kasi talaga doon yung halos ayaw nilang umabsent dahil masaya sila sa school. Ibig sabihin, may, di ba, andun na kaagad eh, may motivation to go to school. Most likely, meron silang maiuwi na natutunan nila for the day. I see po. But what, playing or the fun part of learning is actually a huge factor sa pagkatuto ng mga bata. What other factors would you say affect a child's learning capability? Like other factors that help it, other factors that hinder it? Alam mo, sa totoo lang, sinulat ko talaga lahat ng para sa akin, they are factors which can affect learning. Kasi sa akin, dalawang grupo kasi yun ng malalaking factors eh. Meron tayong yung external factors, meron tayong internal factors. Doon sa external factors, eto na nga, titingnan natin yung learning environment they are part of. Eh that learning environment, ang dami niyang nakapaloob doon ng mga factors na pwedeng maka-affect doon sa pagkatuto niya eh. Like the space which is available. Pag crowded masyado, hindi okay yon. Kapag sobrang malaki din ang space, it may parabang elicit very rowdy behavior, di ba? Mas magiging malikot sila at saka magulo. Tapos yung lighting, yung ventilation, may effect din yan kasi dapat adequate enough eh. Tapos yung materials which are available, kapag kulang, hindi malayong may mag-away. Pag kulang, paano gagawa ng activities? Di ba? So the availability and the diversity of materials inside the classroom. Idadagdag ko na din dyan, are there opportunities to take a rest, kahit saglit, to eat, to move around? Because with young children, kahit preschool pa yan o school age yan, kahit nga adolescent pa yan, masyadong mahirap sa katawan pag matagal na nakaupo. Diba? Yes, so we yes, a little of the movement, oh, wow. Diba? At some point. But kahit yes. Nga matanda eh, diba? Nabobore. So kailangan meron ka ipasok na gano'n na, sige, pahinga muna tayo. O sige, galaw muna tayo. Tayo muna tayo. Talon muna. Yung mga gano'n na kung ano yung pwede mong ipasok na opportunities para hindi lang siya all sitting and listening, lalo na sa sistema na meron tayo no, in the traditional classroom. And then, of course, the playmates, the learning mates or classmates,
they are part of the external factor. Gusto mong makinig, sinusundot ka ng katabi mo. O paano na yun? Diba? And then the teacher, whatever, parang all the, kung ano man yung meron yung teacher, all that she has or is, yung personality niya, characteristics niya, kasama siya dun sa learning environment. Pag mataray yan, alam naman natin kung ano effect nun sa atin as learners. Pag mabait yan, approachable, warm, di ba, gusto din naman natin yung, alam mo yun, merong preferences din kasi yung isang bata eh. And then we also consider, ayun, ano yung topic or subject matter which is being discussed at that point in time. So that can also affect. Sama pa natin yung weather, time of day, length of class. Ang daming pwedeng external factors which can affect learning. External pa lang yun, ha? Mm-hmm. Dadako na ba ako agad sa internal? Ayun, given external, these external pa lang. Given these external factors, ma'am, would you say that it would be possible para sa isang, you know, average na school child dito sa Pilipinas na makapag-aral o matuto sa kanyang sariling tahanan? Tahanan man siya o classroom? Oo naman. Kasi, kumbaga sa ano, di, ito pa lang siya. Ito yung isang side of the equation, yung nasa labas. Eh, meron pa tayo nung kalahati, nung isang side, which is the internal factors. Mm-hmm. Na kahit na siguro hindi okay yung learning environment, may kulang, may sobra, may ganyan, kung malakas yung motivation ng isang bata to learn and to academically succeed, di ba ang laking factor na kaagad nun, which can, parabang, kaya niyang palitan yung hindi magandang epekto ng ibang external factors which are not favorable to learning. Mm-hmm. Diba? So, titingnan din natin yun eh. On the part of the learner, andyan yung mood niya for the day, andyan yung health niya, cognitive abilities, intelligence level, tapos yun nga yung motivation to learn and to succeed academically. Dagdag pa natin yun. Tapos yun yung mga maglalabo-labo. Diba? Mm-hmm. At that particular point in time that the child is learning, maglalabo-labo lahat yun. At, ayun. Kaya iba-iba ang makikita natin na outcome sa iba't iba nating mga bata na nandyan. Diba? Learning styles pa. Magkakaiba sila ng learning styles. How they prefer to gather information from the environment. Diba? So, napaka-challenging ng teaching learning, ng teaching for the parent and for the teacher. Lalo na pag ang kaharap niya ay 40-50 bata. Yeah. Ang hirap talaga i-cookie cutter kasi parang bawat isang diba? Bata iba ng paraan ng pag-input ng gusto. Ma'am, ano po? 'Di ba po you have been handling sa Child Development Center, Child Development Laboratory. I'm just curious on how do you parang given those factors and given those strategies and also yung mga traits ng kids, how were you able to create this learning environment for them? Kasi as I recall, ayan, nung nag-observe po ako sa Child Development Laboratory, kasi nga po dati nag-take po ako ng course on child psychology, I'm very fascinated kung paano yung, pag minsan iba-ibang time kasi ako pumupunta, nakikita ko yung mga bata, ay okay, playtime pala nila ngayon, ah okay, ano nila ngayon. So I'm just curious po, paano po? And also, nagbabago-bago po ba siya as every semester or every school year? Yung sabi ko nga kanina, exciting siya. Para sa akin nga, iba yung challenge of teaching younger learners kasi nga parang kailangan talagang taas din energy level mo eh. Yan din yung naramdaman ko nung sa large class na kailangan, alam mo, hindi ka lang basta teacher, papasok yung pagiging performer mo. Mm-hmm. Ngayon, with young children, one thing that I also learned, total kahit hindi talaga kasi bata, kaya matanda pa yan, kaya it's to include novelty, it's to put in something new for the day. Para tuwing dadating ako doon, parang uy, alam nila na, much as meron kaming routine, merong papasok na something new. Mm-hmm. So, ang isang ginawa ko talaga for them is to come up with an experiment every time na darating ako doon. So, alam mo yung pag nilabas ko na yung gamit o pag sinabi ko ng, oh, malapit na ang aking surprise. Aba, natatahimik. Yung parang kahit na saglit, kahit na minsan lang siya nangyari na 5-10 minutes tahimik sila. Para sa akin, ano na yun eh.
magandang para bang compliment na siya sa akin kasi uy, nakikinig sila, parang ako yung tinitingnan nila ng moment na yun. So nakakapagbigay ka ng concepts na ibabagsak mo ng ganun kasi tulala sila sa iyo eh. Kasi it's something new, a new experiment, like yung something as simple as the Diet Coke and Mentos experiment. Yung mga ganun or yung mga floating eggs, yung mga ganyan. Ano yun eh, sa akin memorable yung mga moments na yun kasi tama pala siya talaga. Tama yung principle na yun eh. When you make it concrete, when you give something new, you get to catch their attention. And then that helps in retention of the learning material. So yun, plus of course, kasama na dun yung rewards. Malimit, meron akong pakonting pa-reward, ganyan. Yun. Additionally po, ma'am, how different po are the kids before sa mga kids ngayon? And paano niyo po siya, paano po nag-a-adjust na ngayon? Kung titingnan ko yung differences, like let's say now, yung babies ko now at saka yung a decade ago. Yes, ma'am. Kung tutuusin, bata pa din sila. Yun yung tingin ko, no? Ganon pa din sila malaro, may oras na magtotoyo, alam mo na yung ganyan, may magta-tantrums, may oras na hindi. But generally, they are warm, they are loving, and kung meron mang isang pinaka-naiba na pinagtatawanan din namin doon kasi parang, uy, bago na, it's the use of the English language. Dati kasi yung mga estudyante ko ay Tagalog lang, yung Pilipinong salita lang. Yan. Mm-hmm. Tapos ngayon, ang mga estudyante ko parang, oh, yun na. Ang kanilang ginagamit na talaga to communicate, whether it's through yung in the academic discussions na meron kami or yung play nila, English na talaga. Yun yung palakpit. How about gadgets, ma'am? Yung technology? Yeah, I was gonna say that din eh. Is technology use an issue in this generation? Yes. Marunong sila, pero kasi wala naman kaming computer subjects sa CBL eh. Diba? Sabi kasi namin, ang experience na yan, nasa bahay na eh, pwede nang ganon. So we just give reminders to parents na, oh, meron po tayo na, ano na, diba, na recommended hours of viewing for children. So sundan na lang natin. Ang mas binibigay namin, yung baka hindi maibigay sa bahay, which is the outdoor play and the indoor free play. Yung makipaglaro sila, makipag-away sa mga classmates sila, matuto sila na makipagbate, mag-sorry, yung ganon. Tapos yung gamitin yung katawan para takbuhin yung buong playground namin sa labas. Madapa man sila, gumulong man sila. Lahat yun, meron silang natututunan na bibit-bitin kasi nila eh. Parang foundation sa pagiging tao. No, no? Yes, diba? Sa pagiging tao na foundation nga din yun ng later years nila in life. Because they will become adolescents and adults. Mm-hmm. Diba? Yun. Were you able to gain feedback, ma'am, from, for example, from your students before? Ano ba yung oldest na naturuan mo from CDL? Oh my gosh, 33 years. Ano? Para bang ganun? Kung 33 years na ako nagtuturo, ang pinakamatanda ko ay nasa mga 36, 37 na. Friends from ko sa CDL, ma'am. Kasi nyo, nasusundan ko sila hanggat kaya. Nasusundan ko sila, friends ko sila, binabantayan ko ngayon na may mga anak na rin sila. Wow! Masarap yung feeling kapag, kunyari, nagre-reunion kami or alumni homecoming and then they tell you na, alam mo teacher, yung natandaan ko, ay yung ganito, ay yung ganyan. Or yung pag yung mga parents ang nakakasama namin, tapos nagtatawanan kami na maalaala kung ano yung nakikwento ng mga bata sa kanila. What's important for me siguro is that they were happy during that time. 2 years of their life. Na sana sabi ko nga, children lang sila. Parang ganun, simple children lang sila and they are happy but they learn. Ayun. Okay, ma'am. Given naman po ngayon, okay, punta na tayo sa current situation natin with the COVID-19 pandemic kasi I assume, ma'am, wala po kayong cases ngayon sa CDL. Sadly, for the first time. Yes, ma'am. So, but we are preparing for the second SEM. Mm-mm. Pero how do you think this did this pandemic affect the children in general and how they learn? Yun na nga eh. Ito nga, wala pa naman talagang lumalabas. Nagtitingin-tingin nga ako ng mga research eh. Sa abroad may nakita na ako mga ilan. Pero sa atin, alam ko, in the works sa mga thesis namin ngayon yung impact of the pandemic on children, families, learning, ganyan.
Well, yun na nga talagang unang-una doon was the school closures, 'di ba? Nagsarado yung mga paaralan. And then we had 'di ba, to prepare for another kind of learning, which is yun nga tawag nila e-learning, online learning, virtual learning. Yun yung isa talagang napakalaking adjustment na ginawa ng educators at saka ng parents and then nung mga bata. Diba? So, kasi eto na yan eh. Nagbago na. And I get to hear good and alam mo na, mga nice stories, sad stories dun sa mga nangyayari ngayon. Kung titignan ko muna dun sa parang hindi magandang effect nito, may mga magulang na nagkikwento sa akin ng teacher. Anim na oras kaming nasa harap ng computer. O yung mga ganon. So imagine the effect on the child. Like for example, computer vision syndrome. Diba yan ang in-na-in yata ngayon eh. Sumasakit yung mata ng mga bata. Because of the exposure to eto, kung ano man yung meron dito sa gadgets natin. Plus yung tinatawag nga na Zoom fatigue or screen fatigue. Kasi they are there. Online, nakatitig sa computer ng matagal na panahon. Ayan, so, yun. And then, of course, we get to see yung siguro sa side nila yung, hindi ko kasama ang classmates ko. Physically, socially, may disengagement from classmates, from the teacher. Dagdag pa natin yung, the parents, some parents feel they are so unprepared. Some parents are so stressed kasi they have to work from home at the same time monitor their children. Alam mo yun yung mga ganung ilang kwento na naririnig ko from other people. Kasi na kinukumusta ko din kasi yung mga ito yung batch last batch namin tsaka yung mga mommies nila. Minsan nakikichika ko kung kumusta na, nasa na sila. Ayun. So yun, some parents were parang decided or just decided to go for homeschooling. And then some parents opted for homeschooling attached to a particular school para meron ding guidance and collaboration with teachers. Diba, so madaming options ang meron ngayon sa mga magulang pagdating dun sa education ng mga bata nila. And the effects, I think we will get to see more of the scientifically backed evidences, the scientific evidences, siguro in a few months time when the studies start coming out. Ayun. Hirap din kasi especially sa mga bata, like they were taken away from their friends back in March. Diba? And then they never saw them again. Yes. Diba? Na-cut po ba ma'am abruptly din yung classes? Yes, oo. Alam mo yun, yung sabi nga yung the losses, we have to grieve the losses. Like nawalan kami ng ng closing program, 'di ba? So hanggang ngayon inaayos namin siya na magkaroon ng online. Although alam ko parang, may nakahanda na parang online. Pero yung face-to-face na alam namin na graduation ceremony na meron kang award. May presentations yung mga kids together. May presentations sila. Andyan yung mga magulang. Chika-chika muna kayo. Tungo sa what's the next step for these children. Yun yung nawala eh. Tsaka yung mayapos mo sila. Yung, ganun kasi yung mga bata eh. Diba? Yayapos at yayapos yan as a way to say goodbye, to say thank you. To say that they're happy. Yun yung pinakamalaking, para sa akin, ang laki din ng impact sa akin na wala sila ngayon. Wala akong mga babies na pinaghahandaan ko nung alam mo yun, nung iba-iba nga kasi ang preparation na ginagawa ko para sa kanila kasi nga mas bata sila. Yes, ma'am. So it's kind of also a break from their usual routine ng family, no? Kasi before po, I think yung mga kids, syempre nasa school, tapos yung parents, they go to work. Tapos ngayon, all together. Pero may boundary pa nun eh. Oo. Diba, ngayon, all together. Yes. Ngayon. Ako naman, ang kaya nga, usually I present two sides of the coin, kumbaga. Kasi parang, it's not all bad. Kasi meron din akong mga naririnig na, now we have time together. Mm-hmm. So the parents are able to teach the children what they really want the children to learn. Diba? So yung parents na yung nagli-lead dun sa education ng mga anak nila. And then, sabi nga nung iba, the less of the academic skills, more of the life skills na hindi dati nabibigyan ng pansin. Diba? So isa yun na maganda.
And then naririnig ko din or nababasa ko din from some educators yung now we have a hybrid. We can come up with parang forms of a hybrid education na may face-to-face, merong ganitong gagamitin, online, e-learning, pwede silang magkasama. Diba? So, ang daming lumalabas din opportunities for educators to, you know, to form other strategies na dati naman ay wala dun sa listahan na meron ka. Tas yun yung isa ko rin na nabasa na, na posible pala is the learning pods. Alam ko wala pa siya dito pero posible kasi siyang umpisahan na these are small groups of children, around 5 to 6 children doon sa bahay ng isang isang bahay, so isang pods. Family led by a family, tas pwedeng meron siyang tinatanggap na ibang bata coming from the neighborhood or ibang classmates ng anak niya. Pero hanggang 6-5 lang, maliit lang. Mm-mm. And then there's a more knowledgeable other like a tutor, a teacher, or the parent himself or herself. Tapos, yun yung paraan nila na gagamitin for the child's learning. It can be supplemental, kaya pwedeng tutor lang na dadating kapag ganitong oras, ito yung aaralin. Pwede rin naman na talagang it's how the children will learn for ito until the time na matapos itong pandemic na ito. So may mga lumalabas na ganun eh, coming from the parents. Ah. Kasi ngayon nila nasa-sense na, oh my gosh, ito pala ang buhay ng mga teachers ng mga anak ko. Diba? So now I have to think of strategies para naman matuto yung anak ko in the context na meron kami ngayon, which is being in the home most of the time. Yes, ma'am. Sige po. For our last question na lang, ma'am, ano po kaya yung ilan lang sa mga useful tips na pwede niyong maibigay? Kasi for sure may mga parents tayo na nakatutok ngayon, no? So, ano po yung mga pwede yung pointers na mabigay sa kanila, ma'am? Sige, yung base na rin sa mga chika-chika namin tsaka doon sa mga na, pinagbabasa ko na simula nung nag-umpisa yung pandemic. Siguro yung isa doon will be to come up with a schedule, a routine. So it's a different routine for the weekdays, it's a different routine for the weekends. Para andun din yung boundaries ng school and then, di ba, yung balance naman nung time nila for themselves, for the family. Ayan. So yun, a different time for the weekends and weekdays and then a designated place sana kung kaya, if there is space available, a designated space for the studies where they can learn. And then, siguro yung pinaka-aanuhin ko dito, it's a balance eh, na yung parents as the main teachers slash monitors of their children's learning, they will try to balance yung online and offline activities, quiet and active moments, solitary and time na mag-isa lang yung bata and then time with somebody else. And then, ayun, yung a balance between academic and the leisure activities. So, ayun, yun yung ano dito, very tricky eh. Yes, so, ma'am. Balance kasi yung word and how you balance, it will depend on their needs, their goals, and their resources, ganyan, their personalities. Kaya malaki yung role talaga nung magulang ngayon para, di ba, tingnan yung sitwasyon dun sa bahay nila. Tapos yun, feeling ko din parents ngayon are the main role models to show endurance, persistence, how to take care of the self. Dahil ganito yung panahon ngayon. So, feeling ko mabigat siya sa magulang pero makakatulong din sa kanila if they take the role in asking their child, anong natutunan mo ngayon sa school? Anong sabi ni teacher? Ikaw, anong pakiramdam mo ngayon? How do you feel today? Ako, ganito yung naramdaman ko. Alam mo yun, it's to strike up conversations na baka noon wala o kulang. Mm-hmm. Ito ngayon yung parang ang daming realizations na, okay, so ito pala talaga, ganito pala ang aking anak, ganito pala ang aking asawa, ganito pala ako. O ito ba yung isang side na wala dati, hindi masyadong manifested kasi iba yung takbo ng buhay noon. Yes, ma'am. Okay.
Thank you so much po, ma'am, for all those wonderful insights. And for sure, maraming natutunan ang ating mga nanonood ngayon tungkol sa kung paano natututo and kung paano din nag-a-adjust yung mga bata ngayong panahon ng pandemic. So, Teacher Maris, maraming salamat po for being with us this morning. Thank you din. Thank you. Salamat, ma'am. At pwede one last na gusto ko lang iwan for parents and for teachers. It's compassion. To be compassionate to themselves, to be compassionate toward their co-teachers, to the parents they are collaborating with, and then of course, yung compassion for the students, the learners. At saka yung the importance of self-care sa panahon ngayon. Diba, yung alagaan mo yung sarili mo kasi ang daming naka-asa sa'yo. That's right po. Thank you so much po, ma'am. At sana thank po, you. Next SEM ay talaga makabalik na ulit tayo sa CDL, no? Sana nga, sana. Yes po. Ayan, so sa atin po mga nanonood, iyan po si Teacher Maris. At sana marami din kayong natutunan mula sa kanya. At wag na wag po kayong aalis dahil magbabalik po ulit kami dito sa Laguna. Bilang isang proud isko, ang pariralang para sa bayan ay hindi lamang mga salitang walang saysay, kundi isang gabay sa pamumuhay. Ngayong panahon po ng pandemya, marami pong isko at iska ang nangangailangan po ng inyong tulong. Nangangailangan po sila ng mga laptop, computers at internet connection upang makalahok sa remote learning education. Tulungan po natin sila na matupad ang kanilang mga pangarap. Na maipagpatuloy ang pag-aaral o di kaya'y makapagtapos na upang makapag-ambag sa ating bansa. Sama-sama, tulong-tulong ang pag-ambag. Walang iwanan, kaagapay ako ng iyo. Magandang araw ulit, Laguna. Nagbabalik po ang ating programa, ang Dito sa Laguna. Ako pa rin si Chad, ang inyong lingkod. At kasama pa rin natin si Char. At para sa ating kwentuhan ngayong umaga, nais namin ipakilala sa inyo si Ma'am Tonette Kemerista, ang principal ng BN Calara Elementary School. Hello, Ma'am Tonette. Good morning po. Hello po. Hello, Chad. Good morning. Gandang umaga. Magandang umaga sa mga tagapakinig dito sa Laguna. Alright, Char. Yeah. Ba't di natin na... Simulan ang ating kwentuhan ngayon. Go ahead. Okay. Kanina po, nakausap po natin si Ma'am D tungkol sa kung paano natututo ang ating mga kabataan ngayon. Ngayon naman po ay kakausapin naman natin or makakakwentuhan naman natin si Ma'am Tonette sa kung paano pa rin natututo ang mga kabataan. Pero dahil siya nga po ang ating school head ng BN Calara Elementary School, mas malalaman natin ito sa isang school setting. So ma'am, tatanungin lang po namin sa inyo. Unang tanong po, sa inyo pong palagay bilang principal or school head ng BN Calara Elementary School, ano po yung mga napapansin niyo ngayon na mga ibang pag-uugali o gawain ng ating mga kabataan sa kasalukuyang panahon, ma'am? Sa akin palagay bilang school head, ang napansin ko sa mga pag-uugali ng mga bata na malimit, kung nakikita ay ang kanilang paggamit ng cellphone, sila ay malimit na naglalaro ng Mobile Legend. At ang mga nakikita nila sa social media ay kanilang mga ginagaya. Ang isa pang topic na pinag-uusapan nila kung ano yung mga nakita nila sa social media. Isa pa sa kanilang mga ginagawa sa classroom, tinatamad na rin silang magsulat. Mas gusto nilang mag-usap at manood. Diretsahan ang kanilang pagsagot. Hindi na nila inuulit kung ano po yung buong pangungusap na ng tanong. Ganon din yung kahinaan nila sa spelling. Kasi nga yung nauso nga yung pag-shortcut sa text. Kaya ang spelling nila ay hindi na kagalingan.
Ganon din ang kanilang mga penmanship kapag tinitignan ko ang kanilang mga gawain. Then, kapag nag-interview naman ako sa mga teachers, lalo na kung nag-observe ako ng klase, ilan lamang sa kanilang mga estudyante ang nakakakompleto o 100% na gumagawa ng mga assignment nung meron pa tayong face-to-face. Pero ang kagandahan naman, sa panahon ngayon, ay mabilis silang matuto sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Gusto nilang mag-explore. Iyon po ang nakikita ko pong pag-uugali ng ating mga bata sa panahon ngayon. Alright, ma'am. So parang leaning towards the technological side of things yung ano, no? Yung learning ng mga kabataan ngayon. Yes po. Ano sa inyong palagay bilang school head ng BN Calara, ang mga opportunities na nakalakip dito sa ganitong shift ng learning attitudes ng mga kabataan? Mabilis nilang malaman ang mga bagay-bagay dahil isang click lang ng kanilang cellphone o sa kanilang laptop ay nalalaman na nila ang mga bagay-bagay. Yun nga lang, dahil marami nakikitang hindi karapat-dapat para sa kanila, ay nahihirapan pa silang maghiwalay ng tama o mali. Kaya nagagaya nila minsan ang mga kamalian ng matatanda. Mm-hmm. Ayun po. Kasi walang filtering sa social media eh, no? Yeah. Yes. Anyway, pero ma'am, ngayon naman po, meron po tayo ngayong pandemic. So sa tingin niyo po, paano po nakaka-apekto itong pandemic sa pag-aaral ng mga bata and at the same time sa pagtuturo din po ng ating mga guro at kayo po sa pagmamanage po ng inyong paaralan? Naka-apekto po ang kasalukuyang sitwasyon, ang pagkakaroon ng pandaigdig ang pandemya sa mga bata. Dahil nabago ang kanilang kasanayang pag-aaral, nakaharap nila ang kanilang guro at kasama ang kanilang mga kamag-aral sa pag-explore ng mga aralin na ibinibigay ng guro. Hindi nila agad matanong ang kanilang kaklase kung paano ba gawin yung ipinagagawa ng guro, pagkos sila ay magtatanong sa kanilang mga magulang na minsan ay nahihiya sila na maaaring kagagalit ng kanilang ina o magulang ang kanilang tanong. Dahil, di ba, ugali ng bata ang pagiging makulit? Pero kung kapwa-bata nila, ang kanilang kausap, ay hindi na susukat ng kapwa-bata ang pagiging makulit nila. Kasi kaparehas lang nila yung pagiging makulit ng kanilang kasama. At masaya kapag kasama nila ang kanilang mga klase. Ganon din yung teacher, na ipapaliwanag kaagad ng guro kung ano yung gustong tanungin ng bata at nasasagot kaagad. Ganun po. So ibig sabihin pala ma'am, nakaka-apekto din talaga to sa pag-aaral ng mga estudyante natin kung nandun sila mismo sa eskwelahan, kasama nila yung mga kaibigan nila. Yes ma'am, kasi social being ang isang bata. Ang isang tao, kailangan may kasama siya sa pag-aaral, lalo na't ka-level niya dapat ang mga kasama niya sa pag-aaral. Pero ma'am, given our current situation ngayon, merong pandemic, merong parang binabago yung paraan ng pagtuturo. Ano-ano yung mga paghahanda na ginawa ninyo sa inyong school para sa new normal, kumbaga? Okay. Dahil ang DepEd naman ay gumawa ng mga paraan, ang mga teachers ay nagkaroon ng mga trainings. Kami rin po ay nag-survey kung ano pong modality ang dapat na gamitin sa kanila ayon sa kagustuhan ng magulang. Although ang bata, ang kagustuhan niya ay mag-online para nakakaharap niya ang kanyang mga kaklase at guro, kaya lang walang kakayahan ang marami sa aming mag-aaral na mag-online dahil may financial problem. Tapos yung may kakayanan naman, ang problema naman ay yung internet connection. Ayun po yung mga nagiging problema. Kaya gumawa po ang DepEd ng mga modules at saka additional activities o supplemental activities para sa mga bata maliban dun sa inihanda na modules.
Ngayon, kung kulang po yung mga modules na nagagawin nila, so may supplemental activities po na pwede nilang ibigay dito sa mga mag-aaral. Plus kung di pa po kung kaya pa ng batang magsagot, ay pwede rin pong mag-share yung teacher ng kanyang mga activities. Paano po ma'am yung paano po yung sinisimulate ng mga modules yung para kahit papaano meron pa ring kunwari sense of being in the classroom yung mga bata kahit module lang po yung kaharap nila. Yun na lang po yung isang mabigat na problema kung saan magulang nila o mas nakakatanda sa bahay ang maaari nilang mapagtanungan o makasama sa kanilang pag-aaral. Iyon po yung paraan para maaari nilang matanong yung para mas maunawaan nila yung kanilang leksyon. Kasi iyon lang available sa bahay nila. Meron ba tayong ginawang ma'am, parang sort of preparation or training para dun sa mga parents na magiging sisilbing teachers ng mga bata o kaakibat ng mga teachers sa bahay? Bago po nagsimula, meron po kaming mga orientation na ginawa sa mga parents. Kaya lang hindi namin lahat na-invite ito mga parents. Mm-hmm. Ilan lamang yung nag-response na pwede namin makausap. Mm-hmm. So ma'am, as I believe ongoing po ngayon no ang ating module based na yes. School year, tama po ba ma'am? Nagsimula yes, po tayo ngayong October. So kamusta naman po ito so far para sa inyo at para sa mga kabataan? Naka-receive na ba kayo ng feedback, ma'am? Yes, ma'am. Sa unang first day pa lang, may mga narinig na kami mga reactions nila tungkol sa module. Dahil sa tagal ng panahon na natigil ang pag-aaral ng kanilang mga anak, sila ay nahirapan. Dati kasi 2 months lang ang bakasyon. Ngayon, naging 6 na buwan bago sila nagkaroon ng formal na pag-aaral muli. Kaya nahirapan silang bumalik. So ang magulang din ay nag-aral din. At nahirapan unawain minsan yung mga directions kasi hindi rin natin masisi may mga nakitang mga corrections doon sa mga modules na yung pong mga modules kasi, syempre hindi natin masabing perfect yung pagkagawa, kaya may mga corrections na nakikita ang ilang mga magulang. Ganun din po yung mga bata, nahirapan ang ilan na unawain yung mga directions na nakasulat doon. So yun po yung naging problema sa unang araw. May mga parents na nag-ask na hindi yata kaya ng kanilang anak yung nasa module na exercises. Ang sabi ko naman, siguro sa umpisa lang yan kasi nanibago sila dahil napakatagal na panahon ang naging distansya ng kanilang pag-aaral. At ang mga magulang naman ay ngayon lang nila natututukan ang kanilang mga anak sa pag-aaral dahil most of the time noon, assignment lang yung kanilang na tinuturo sa anak. Ngayon ay buong leksyon na ang kanilang kailangan gabayan sa kanilang mga anak. So need ng parents na pag-aralan din ang kanilang itinuturo sa mga anak nila. Ganun po yung reaction nila nung first day hanggang umabot ng 1 linggo. Kasi marami po kami narinig na feedbacks. Pero open so, naman po ang DepEd sa mga feedbacks. So kung ganun ma'am, paano nyo po naaalalayan sa ngayon? Paano po naaalalayan ng mga guro natin? Yung mga parents at the same time yung mga estudyante po natin? Okay, ganito po ang ginawa ng mga guro. Sila po ay gumawa ng group chat dahil hindi naman po sila nakakapag-online. At binigay din po ang cellphone number nila kung di naman kayang mag-messenger, through text naman po ang ginagawa ng ibang parents. So doon po nagtatanong ang mga magulang doon sa teacher directly kung paano ba ipaliwanag yung isang lesson na hindi nila maintindihan. Ganun po. So yung pong messenger ng teacher ay punong-puno po ng tanong sa oras o naka-schedule na subject ng bata. Para may helpline naman. So, yes, tama po.
may helpline po. At binanggit din po namin during sa aming orientation na i-open po ng teacher ang kanyang cellphone para marinig ang kanilang mga tanong at masasagot din po kaagad sa oras po na naka-schedule sa home learning weekly plan nila. Kasi nagpadala po ang teacher ng plan para sa mga parents at para sa mga bata. Ganun po yung ginawa namin. Dito po sa plan na ito, no? Dahil dati po ang mga estudyante natin, they spend a lot of hours sa school. Pero ngayon, ma'am, ilang oras na po? Ano po yung usual na schedule na ngayon na, ng mga bata sa modular learning? Same time pa rin po yung binigay na oras ng teacher, kung ano po yung schedule, kung 50 minutes po ay yun din po yung oras ng pag-aaral ng bata. Pero ang para magkaroon sila ng focus, ang ginawa ng teacher kung sa isang araw ay isang subject para masagutan yung mga exercises. Pero iba naman, gusto nila every hour, iba yung subject matter. Iba yung subject na kanilang pag-aaralan. So, yung teacher po ang gumawa ng schedule at binigyan din po ang school head ng copy para kung mag-monitor man ako ay alam ko kung saan ako pwede magtanong. So, ma'am, bale, as a school head, no, nakikipag-ugnayan din po kayo sa mga magulang and mga estudyante ngayon. Yes po, most of the time po sa panahon ngayon, kailangan po natin i-monitor ang ating mga kasamahang guro. So every day humihingi ako sa kanila ng mga pictures. So nag-forward naman ang mga teachers na pin-forward ng mga parents. Mm-hmm. Minsan pa nga yung kanilang chat, usapan nila dun sa kanilang chat group kung paano po magtanong at magsagot yung isang teacher. Nakakatuwa naman at nag-share ang mga teachers natin. So, right. Ma'am, go ahead, Char. Go lang. Okay. So ngayon, ma'am, no, napag-usapan natin yung mga naging challenges. Pero ano naman po yung mga nakikita nyo, ma'am, na opportunities or mga maganda naman na nagawa ngayon ng ganitong online or modular learning sa ating mga kabataan? Okay. Meron positive, meron ding negative. Ngayon naman, punta tayo dito sa positive na naidulot ng ng pandemyang ito. Nagkaroon po ng bonding ang family, lalo na ang magulang sa kanyang anak. At nakikita mismo ng magulang kung gaano kagaling o kahina ang kanyang anak. At nauunawaan niya ang hirap ng sangguro na ginagawa sa kanilang mga anak. Isa pang kagandahan ay kasabay na natututo ang magulang sa pag-aaral ng anak. Yun po ang kagandahan na naidulot nitong pandemya. Ang bonding po ng pamilya. Isa pa po, yung pong kagandahan po ay yung pong pagbibigay po ng importansya sa ating mga kaguruhan. Nalaman po ng ating mga magulang na napakahirap po ang ibinibigay na pagtuturo ng ating magulang, lalo na kung nagsama-sama ang sabihin na natin na 30 to 40 pupils sa isang classroom. Iba't ibang pag-uugali po ang nararanasan ng ating mga guro pagkaharap ang mga batang ito. At natukoy na rin nila. Paharap ang magulang, yung anak niya lang eh. Yes. Kaya nga, minsan po dun sa teacher, kabilaan po, mayroon siyang anak na grade 3, may anak siyang grade 5. So sabi ng parent ay na kailangan niyang bigyan attention itong isang mas maliit. Tapos yung naman si ate, kung alam naman niya ay nag-share din siya doon sa kanyang kapatid. Pero kung parehas na nahihirapan, ay parehas na pinag-aaralan ng nanay ang leksyon. Multigrade kasabahan. Nakakatuwa po yung naging positive na multigrade po. Pero itong mga higher ups natin ay nagiging independent po sila ngayon. Kasi binigyan naman po sila ng paraan kung paano po hanapin ang mga sagot. Dahil itong mga parents natin, tinuruan din po sila kung paano mag-search sa portal. Ano po itong portal na ito? DepEd portal po.
Kasi may mga video po doon, may mga lection doon para maintindihan po ng magulang ang mga aralin. May mga video na mapapanood. Isa pa, ang mga teachers natin ay natutong gumawa ng video para sa kanilang mag-aaral kasi kailangan nilang i-forward ito sa kanilang mga magulang at ipanood ng magulang sa kanyang anak. So gumawa sila ng mga innovations kung paano maipaliwanag ang isang leksyon sa kanilang mag-aaral na malayo sa kanila. Online po itong DepEd portal, ma'am, no? At ma-access naman to ng lahat, ma'am. Yun nga rin yes sana itatanong ko eh. Accessible po ba siya ng lahat ng mga tao? Na-access po ng DepEd. Pero paano siya, paano natatransfer yung contents nun, ma'am, sa mga nangangailangan? So yung teacher po ay mag-open po siya, then kukuha siya ng video, i-share niya dun sa group nila. Alright. Kasi DepEd, ano nga tawag natin ito? Yung pong email po na DepEd ang ginagamit po ng teacher para makapasok po sa portal na ito. Ang teacher ang magkukuha ng mga videos at saka presentations dito tapos i-share niya dun sa parent. Okay, ganun pala siya. Yung DepEd Common, isa rin po yun. Naging free na po para sa lahat ng mga mag-aaral. Okay. Ano naman yung contents ng DepEd Common, ma'am? Mga exercises po para sa mga bata. Alright. Another set po, bukod pa dun sa module. Another set po ito. Para siyang pang-practice, ma'am. Yes po, pang-practice. Okay. Another question, ma'am. Okay, bago po nagsimula ang klase, ito na po yung ginagawa ng ating mga estudyante kasi natatakot po kami na makalimutan nila yung mga pinag-aralan nila. So, itong DepEd Commons ang ibinigay sa mga bata para tuloy pa rin ang kanilang pag-aaral. So, exercises po ito na sasagutan ng mga bata. Sa bagay ano, kasi ako rin mismo nung estudyante years ko eh, pagka medyo napapahaba yung bakasyon, kahit nga long weekend lang, medyo nalalaglag. Nalalaglag yung pinag-aralan eh. Ma'am, paano naman yung ano, yung mga, syempre part ng school yung mga extracurricular activities kasi kasama din, I think kasama din to sa ano, sa learning ng mga bata, yung iba bukod sa academics. Paano naman po natin ito nasi-simulate ngayon? Or meron po ba tayong mga extra, parang extracurricular activities para dun sa mga ngayon, bata? Okay, sa ngayon po ay hindi namin maipagawa yung mga extra activities. Maliban po na meron po tayong music, arts, and PE na subject kung saan nakalakip na ipinagagawang activity sa mga bata. Doon po sa ipinasangup video ng teacher na pinagagawa niya po ang bata na pinag-exercise, ayun po, nagawa po ng bata yung activity sa PE, yung sumayaw. Tapos sa music naman, yung pagpalakpak, yung pagbilang ng nota. Ayun po, napanood ko po sa video na isinend ng teacher. So yun lang po yung nagagawa pagdating dito sa mga extracurricular activities. Kasi nga, sa loob lang ng bahay nila pwedeng gawin. Pagdating naman sa home economics, may mga activities din kung saan ang bata ay pwedeng paglutuin. O sa arts naman, may activities din sila na gumagawa ng mga bagay na nakikita sa loob ng bahay. Sa science naman, yung pag-experiment ng mga bagay na pwedeng makuha sa loob ng bahay. Ayun po. Buti natanong mo yan, Char, no? Kasi ako mismo iniisip ko, what if about swimming? So, dapat pa may bacha yung estudyante? Hindi naman siguro nagbigay ang DepEd na mga ganong gawain kasi hinanap din nila yung mga paraan na available lang sa bahay. Yes, ma'am. Ma'am. May nakikita nga ako minsan, no, yung mga estudyante natin, nagpapasa sila ng mga TikTok videos as replacement for PE. Ganun po. Parang ganun po ba yung pinagagawa mo? Mga dance, ganun? Siguro yung napanood ko parang TikTok na yung video. Kaso, tungkol ito sa pagsayaw, paggalaw. Mm-hmm. Ayun po sa kanilang PE. Okay. Ma'am,
Matanong ko lang din po, paano yung management naman sa admin side nung ano nung sa, para sa mga teachers no po ano, like paano natin siya chinechekan, paano natin nai-ensure na meron nabibigyan natin ng atensyon yung lahat ng mga estudyante natin as much as possible? Paano namin matutukoy kung ang isang teacher ay namamonitor niya yes, kanilang mga estudyante? So hinihingan po namin sila ng monitoring form. Mm-hmm. Kung paano niya ma-measure itong mga estudyante niya kung natututo o hindi. So meron po silang usapan. Kaya lang itong assessment na ibinigay ng teacher ay hindi niya basta ma-check kung ang bata ay walang messenger, kasi ang ginawa ng teachers, i-send ninyo sa amin through messenger yung mga sagot ninyo. Mm-hmm. Para ma-check ko kaagad kung tama o mali ang mga gawa ninyo. Tapos itong mga wala, ay dadalhin nila sa school yung kanilang mga sinagutan, pero ika-quarantine muna itong mga papel ng isang linggo bago nila makita itong mga sagot ng mga bata. Then, pagkuha ng parent ng another mod, ng another work plan, kasi work plan na lang po yung pinibigay namin, kasi isang set na po ng module ang natanggap ng bata for the first quarter. So, ayun, every week or every other 2 weeks, every other week, pagtanggap nila ng weekly home plan. Learning, weekly home learning plan. Okay po. So, bali may feedback din naman pala whether or not may messenger sila. It's just that mas immediate, mas agad nila nakukuha yung feedback kung merong messenger. Oh, yes po. Okay. Ganun na nga ho. Alright. Char. Ma'am, ano naman po yung ano masasabi nyo or maipapayo nyo sa at bilang guro sa ating mga magulang na ngayon? Kasi parang team teach pa lang nangyayari dito, no? Nandito yung mga guro and then nandito yung mga magulang. So team up kayo sa pag-e-educate ng mga kabataan. Ma'am, ano naman yung maipapayo nyo as a teacher sa ating mga parents ngayon? Sa ating mga parents po, kailangan po ng mahabang pasensya na ginagawa nga ng mga guro sa kanilang mga anak. Kailangan nilang tiyagain sa panahon na ito para ang kanilang anak ay matuto. Kasi may mga ugali ng mga bata na once na napapagalitan, ay umaayaw na sila sa kanilang pag-aaral kasi nga naririnig nila yung reklamo ng kanilang mga magulang. Tapos, itong mga parents din, kailangan nilang sumunod sa weekly plan na pinagagawa ng teacher para hindi masobrahan yung aral na binibigay nila sa kanilang mga anak. Kasi dapat ay kontrolado lang. Hindi pwedeng ibigay ang napakalaking exercises sa mga bata. Doon kasi sa plan, tukoy lamang kung ano yung mga pages na dapat sagutan ng mga anak nila. At saka dapat hindi sila ang magsagot sa mga exercises na ibinibigay ng mga teachers doon sa modules. Kung hindi, ay gabayan nila kung paano nakukuha yung sagot. Although yung modules po ay may mga ilang mga sagot, hindi naman buo, doon sa likod para ma-check din kung tama o mali ang mga sagot nila. Anyway, ito naman po ay hindi, kumbaga, basihan lang ng pagkatuto. Kasi may iba namang exercise, mayroon namang quizzes na ipinapadala ng teacher para ma-measure talaga yung mga estudyante na wala pong sagot nakasama. Maging honest po ang mga parents natin sa pagpapasagot ng mga exercises. At tiyagain nila na matuto ang kanilang mga anak. Ayun po. At ang mga guro naman ay maging kalmado sa pagsagot sa mga tanong sa messenger o sa text ng mga parents, kasi customers pa rin naman ang tukoy natin dito sa mga parents na nakikibahagi lang po sa trabaho dapat ng isang guro. Ayun po. All right, maraming salamat po, Ma'am Tanet. Yes, ma'am. Okay, welcome po sa pagbabahagi ninyo sa nagiging karanasan nyo ngayon bilang teacher and school head po ng DN Calarac.
marami po kaming napulot at sana ang ating mga nakikinig at mga nanonood din. Kung may mga parents man po tayo and even mga estudyante na nakikinig sa atin ngayon, no? Yes, ma'am. Kailangan lang po ay pagpatuloy po ang pag-aaral kahit marami pong challenges. Kasi lilipas din ito. At makakabalik tayo ng face-to-face. Pero syempre, dadalhin natin yung mga matuna natin sa panahon na ito. Ayan po. Ayan, sige. Maraming salamat po, Ma'am Tonet. At dyan na po nagtatapos ang ating segment ngayon. At magbabalik pa po ulit ang Dito sa Laguna. Muli po nagbabalik ang Dito sa Laguna, dito na nagtatapos ang ating episode. Pero bago yan, konting kwentuhan muna tayo, Char. Kumusta ba? Ano bang mga natutunan natin today? Kasi ako personally, meron lang akong gustong isingit ng konti. Kasi bilang isang homeschooler since grade 4. Ah, talaga? Oo. I've been homeschooled since grade 4. Nabalik lang naman talaga ako sa society, kumbaga, nung nag-college, nung nag-UPLB ako. And then after nun, OU ako eh. So, balik distance learning din tayo ulit. So, bilang isang homeschool kasi, yung sinasabi nga ni Ma'am Marison na each child has parang a learning, has their own learning language, napaka-totoo nun. Tapos, ibang mga bata, tama sabi ni Ma'am, pinipace mo sila, ganyan. Sa akin kasi, since sobrang open ng learning systems ng mga schools na pinagpasukan ko, shout out nga po pala sa The Masters Academy at sa Rizal Experimental Station of Pilot School for Cottage Industry sa Pasig. Hinahayaan kasi nila yung mag-aaral na gawin yung schoolwork base sa kung paano nila gustong gawin yung schoolwork. So ako noon, 4 months lang yung school year ko. Kasi nakamute ka, Char. Kasi I can just force everything, compress everything down into just 4 months. Yung pang buong year ko, 4 months ko lang siya ginagawa. So, not every single student can do that. Naibagay ko yung learning experience ko sa akin. So, I think students nowadays can have that option na alamin kung paano sila natututo. It's really a great opportunity for parents to know their children, for children to know themselves. Swerte ko na lang din kasi teacher yung nanay ko. So, parang lahat ng privileges naka-line up talaga for me, and we are aware na hindi naman ganyan sa in all the cases sa lahat ng mga, diba? Oo. Ako naman, naka-relate ako dun sa sinabi ni Teacher Maris tsaka ni Ma'am Tonet na social beings kasi yung mga student. Kasi ako nung naalala ko nung elementary and high school ako. Ayan, shoutout din ako sa mababang paaralan ng Barangay Santa Cruz kung saan ako nag-aaral ng elementary at sa San Pablo Colleges High School Department, yes. Sobrang dami kong extracurricular activities. Kaya kung mapapansin mo nyo, tinanong ko talaga yun kay Ma'am Tonet eh. Kasi paano ba nag-extracurricular activities ngayon yung mga bata? Kasi kung ako, ilalagay ko ngayon yung shoes, yung sitwasyon ko nung ako ay high school or elementary, talagang sobrang into extracurricular activities ako before. So, nag-iiba talaga siya. And also, pero tama din naman yung sinabi mo, it's time for learners to discover more about themselves ngayon. And also the parents, no, to grasp ano ba talaga yung pinagdadaan, anong mga anak nila sa school. So, it's a good opportunity. But at the same time, siguro, nakakamiss talaga para sa ating mga estudyante. Tama. Ang
kasama nila sa school ang kanilang teachers, kasama nila ang kanilang mga classmates. So, yun yes. lang naman. Tsaka foundation kasi nga talaga yun, tulad nga ng sabi ni Ma'am Maris, di ba? Foundation kasi talaga ng pagiging tao, yung mga yung age na yun ng mga bata, ang pa, yung interaction mo with other human beings. So, it teaches you how to human, kumbaga. How to be a human being. Yeah, at maganda din yung sinabi ni Teacher Maris no, na talagang estudyante man, teacher o guro, talagang during this time ng pandemic ay kailangan natin maging compassionate sa isa't isa, sa mga teachers, sa mga yung mga teachers, sa mga parents and sa mga students at yung mga students and parents sa ating mga teachers kasi kumbaga we are one team dito sa ating ano ngayon, sa ating pag-aaral. Everyone's diba? Struggling, lahat ng tao naghihirap, lahat ng tao panibagong pagsubok itong kinakaharap. So, sobrang adjustment. Yes, it's up to us to help ease yung effort sa bawat isang tao. Yeah. Kailangan talaga natin mag-maintain ng routine, ng schedule, kahit pa paano, no? Para may sense of normalcy pa rin tayo. Kahit and boundaries. At konti na lang naman. Baka mag-Christmas break na ulit. Ilang linggo na lang. May Christmas break ba? Ayan, sige. Para sa mga ano natin, no? Para sa mga nanonood natin, mga estudyante ngayon, yan, tama. They should have boundaries. Take breaks kung ano okay lang naman yun, di ba? Tsaka huwag kayong mahiyang manghingi ng tulong kasi nandyan yung mga teachers, nandyan yung ibang mga estudyante rin na for sure handa rin namang tumulong sa inyo. The system isn't perfect pero there is a system in place to help you, to help everyone na matuto kahit na ito yung kinakaharap natin ngayon. Alright, at dyan na po nagtatapos ang isa na namang episode ng Dito sa Laguna. Para sa inyong mga komento o suggestion, maaari lamang mag-like at mag-follow sa aming Facebook page fb.com/dito sa Laguna. Muli, ako po si Chad. At ako po si Char. Samahan nyo kami ulit sa isa na namang episode ng Dito sa Laguna. Dito sa Laguna.